Hi everyone! Kumusta kayo dyan? Popla si Wendy. So, welcome sa another episode ng aking YouTube channel. So, today's video, magluluto tayo ng simpleng recipe. Yung recipe ko ay ang kalabasa at yung tadyang ng baboy. So, ito yung mga ingredients ko pala guys. So, ito yung mga ingredients ko guys. 1/2 teaspoon ng oyster sauce. 2 cloves of garlic. Minced na siya. And then, 1 tablespoon of cornstarch. 1 tablespoon of light soy sauce. Yung spare ribs guys, o tadyang is 1 pound. And then itong kalabasa is 1/2 pound. So tara guys, tara lulu i-marinate ko yung muna itong tadyang baboy sa light soy. Pagkatapos kong namarinate ito, ipapry natin until golden brown siya guys. Napakasimple lang ito guys. So try nyo rin. So ayan, okay na siya guys. Mix ko na. Then magpainit tayo ng kawali. So, okay na yan. Tapos lagyan natin ng mantika. 1 tablespoon din ng mantika guys. Kalimutan ko sa recipe. Ay, sa ingredients pala, sorry. So, antayin lang natin uminit ng gusto yung kawali. Then, ilalagay natin itong tadyang ng baboy. Dapat high fire siya, guys. Okay na, ilagay na natin. Fry natin natin yung golden brown sugar. Thank you.
So, ayan guys, golden brown na siya. I-set aside ko muna siya. Tapos, tapos igisa natin itong bawang natin. Yeah. Pag okay na yung bawang guys, ilagay ulit natin yung sirip. Papalambutin natin na guys. Tapos lagyan natin ng tubig yan. So yung ilalagay ko yung tubig dito malimit na siya din. Lagyan nyo na lang yung tubig guys hanggang sa maluto yung ano, spare ribs. So, pagpanan muna natin itong kawali para maluto yung spare ribs. Pero sa akin guys, isineset ko yung timer nyo ng ano, 10 minutes. So, ayan guys. Tansyado ko na kasi. 15 minutes. So, antayin natin na lumambot yan hanggang 15 minutes. So, ayan guys. Antayin na siya. Ano na natin. Sinatapos na sa 15 minutes. So, ilalagay na natin itong kalabasa guys. So, i-boil ulit natin ito guys hanggang sa malupot na yung kalabasa. Ilagay pala natin itong oyster sauce. Ulit natin hanggang sa maluto na. Pero sa akin kasi guys, sineset ko yung timer niya kasi baka makalimutan ko masolo at ma-over ko. So, high-five pa rin. Sineset ko siya ng 10 minutes. Yung timer niya guys, 10 minutes. So, matapos na yan guys, luto na siya. Ayan, pwede ko muna siyang iwanan at ako'y gagawa ng ibang gawain. So, antayin na lang natin hanggang maluto na siya guys, then isi-serve na natin. So, ayan guys, luto na siya. Siya mga pala guys, maglagay ako ng dahon ng parsley. Ayan siya guys, pero hindi ko siya
nakakalimutan ko nilagay dun sa una yung sa ingredients, guys. Kasi may mga ibang tao na hindi kumakain ito, yung sa yung parsley. So ayan, ilalagay ko na siya. Guys, ito guys, napakasimpleng recipe lang ito. So pwede nyo rin na gayahin. Ito, transfer ko na siya sa plato. Guys, ready to serve na. Ayan, delicious pumpkin with berries. So, maraming salamat sa panonood, guys. Hanggang sa muli, kita-kita muli tayo. Thanks for watching. Bye and God bless.